Okay, nandito na tayo sa mga cattles here. Si Uncle Newito. Nandito po kami ngayon sa Aurora Cattle Premium Farm, which is located in our town, Aurora, Isabela. I never thought na meron tayong mga ganitong business dito sa aming province or I mean town. Look at that. Look at all those cows. This is imported from Australia. So, napaka ano na, advanced na ang Aurora namin. Napaka anong tawag doon? Napaka mayayaman ng mga tao dito. Hindi kagaya ng araw na, you know, may hirap lang yun. Mga baka-baka lang na isa, dalawa sa kanya-kanya ng ano, to use it for farming. So anyways, ituturo ko kayo dito sa aming farm. I mean, aming farm. Hindi pala sa amin. Sorry. Sa farm ni Sir Richard Tan. Siya ang may-ari ng farm na ito. It's all imported from Australia daw, sabi nila. So, napaka-amazing dito. At amoy baka nga lang. But it's good. Alright? Okay. Follow me. Dito po tayo ngayon sa likod ng farm. Interview natin si ating head ng security dito, si anong pangalan mo, sir? Chris Santos, sir. Taka saan ka? Santo Niño, sir. Santo Niño. Aurora. Aurora. So, ilang taong ka na nag si security dito? Ano lang, sir? Isang buwan. Okay. Bago ka lang. So, before na dito, saan ka dati? Doon sa ano? Ixabrood ako, sir. Saan ka galing? Dubai, sir. Dubai. So, nag-for good ka na dito. Yes, sir. So, ano sa palagay mo dito? Napaka-improve, ano? Napaka-galing ang nag-isip nito ni Sir Richard Tan. Oo, sir. Tignan mo, meron na tayong
meron na tayong farm na ganito dito. So anong ginagawa mo dito pagka ano, nag-aano ka lang mga pumapasok? Yes sir, binabantayan ko lahat ng pumapasok dito para ma-monitor lahat ng mga baka na to. Oo, okay. So ini-spray mo yung mga sasakyan? Ini-spray ko yung mga sasakyan, disinfect sila bago sila makapasok dito. Oo, kasi sensitive ang mga baka eh, ayaw natin sila magkasakit, di ba? Oo sir. So ayan, so si Sir Crisanto po ang ating security officers dito at maraming salamat so sa pag-approve nyo ng pagpasok sa amin dito dahil I know mga baka is very sensitive, so hindi naman kami lalapit sa kanila. Saka wala naman kami, clear naman kami, wala kaming COVID or any infection, you know. Okay, yes, salamat sir. Thank you sir. Okay, you. Okay, thanks. Kaya ilang pa ba ito? Infection, huh? So, hindi tayo pwedeng lumapit doon kasi they are on the process of quarantine. Kasi very strict po daw ang kanilang process dito. So, we wanna make sure na ang mga baka is safe sa mga consumption. Siguro, the first week of December. Yeah, so... Please come back. Yeah. It's okay, sir. So, anong pangalan niyo po, sir? Charlie, okay. Hindi, no problem. Okay. Ikaw naman, ikaw sorry naman. Sorry talaga. Kasi kung talaga po. Hindi, nag-walking kasi kami na alam mo. Hindi pa nag-walking ng anak ko. Kasi ito kasi galing na Australia. Ngayon po kasi, ang tampo kasi dito, they will always ask you, okay, within the 30-day period, wala ba talagang pumasok dito talaga na kung ganun talaga. Kasi talagang panahon sa mga tao natin kasi pinikon muna sila bago pupunta rin ito na ganyan. So, pero hindi ko naman sinasabi na kung I don't know kung nagtampo kayo dun sa ano, sa footpath kanina, ganyan. So, it may possibly affect kasi yung result ng hindi po, yung test nila ganyan. Ngayon kami po malilintikan. Malilintikan kung saan sakali. Kung may report ko kasi dito na additional na sickness na okay. Which is far from the Australia. Kasi kung may, we will find out, say, for example, diseases na talagang, yung talagang lima na tinitignan namin, which is yung lima po kasi yan, si Q fever, brucelliosis, ganyan, lutang, na ganon. But if there's other, they will look for, ano, for possible causes na ganyan. Kasi kung meron po kasi ganon, kung meron pong ganyan magkaganon, ang kuha namin sa Australian Camry is, okay, i-discard kasi breeders kasi tumatama. I-discard namin 'yon. Pero under their account, pwede namin i-consult. Okay, sorry po. No. You are always welcome. Okay. You are always welcome. December po. Okay. Okay. Pasok right. Po kayo December. Kasi tapos na po yung quarantine okay. Period, sir. Ganyan. And then we will do your vlog, sir. Yeah. Kaya nga kasi uwi na ako sa States. You come from the US. Yeah, so I'm trying to promote our province na meron palang ganito and I didn't know that sabi ni admin that was a good way. We are looking possible sources, sir. Okay, we're looking possible sources, okay, from okay, sa ngayon kasi from Australia kasi yung pinakamalapit. Okay? Uh-huh. Yeah. Pero as we progress sa aming breeding program, okay, we will be looking to other sources, especially to other breeds. We're looking to Angus map, ganyan. Right. The possibility of Angus na po pwedeng i-con natin dito, and Angus usually sir come from the US. Yeah, so I'm from California, meron kaming ganito. California, I think, has not much difference siguro sa pagdating ng kanpuanak, ng weather. Weather, it's the same. I mean, so kung meron mang konti, yeah. Ganyan siguro, just, siguro sa humid lang siguro.
humidity lang. Yeah, humidity lang ang other factor here. But summer there is hot. Sir, yung first name po ninyo? Loreto Paragas. Sir Loreto Paragas po. But if you could find, as if, for example, some kind of breed na lang doon sa inyo, California breed, na ganyan, then you could pick. You know, meron kaming big farm doon, mga Angus beef doon sa California, which is supplying mostly US. So, pagka pumunta kayo ng US, just let me know and then I can help you navigate California. Yeah, so, you know, I'm so glad na meron tayong ganito dito sa, especially dito sa ating Aurora province, which is, it's amazing for me. Kaya sabi ni admin nga, so, sa wrong timing, but it's fine. Okay. But please understand. Yeah, no. Always welcome. We need to follow the protocol, so. Yun lang po kasi. Yeah, so. Pero kung gusto nyo, you can watch a video, for example, the way we transfer that from one, from one pen. To another, we will transfer that. Yeah, Angus is one of the sa kaya Wagyu ng mga. Now, if you are looking for Angus and Angus coming from California yeah. Hindi masyadong iba yung kanyang kwadrito, iba yung hindi masyadong iba yung kanyang yung texture, taste, yung temperature, weather, yeah, yung weather niya ang nag-iiba pala. Pero anong klaseng mga baka ito? Ito po mga first Charbray draftmaster itong mga to. Okay, draftmaster and Charbray, meron po tayong Simbra. Okay so sa napansin niyo parang binabago na natin yung kasi na-wired tayo kasi sa Brahman. Diba? Okay. Na-wired tayo sa Brahman. Yung Brahman po kasi, yung Brahman, malaki po siya na ganyan. Tapos yung hump niya na ganyan malaki. Brahman is very good for tropics. Diba? Kasi nakadesign siya talaga para sa tropical condition ganyan. Yeah. Pero kung titignan mo when you're going Brahman, for example, uh-huh. And ang target mo pa rin, sir, is kung ang target mo pa rin is kung nagtatarget ka pa rin ng meat type, you would rather go for cross European breeds na. Kaya yung sinasabi ko sa'yo, yung Charbray is a cross European breeds. Mm-hmm. Sir, dito, safe tayo dito. Okay sige. Let's go there. Tingnan mo yung bull namin, uh-huh. Na yun ang kwa namin, sir. Yun ang, mm-hmm. Okay. Sir, masyadong maliwanag yung kwan mo, ha? Liliwanag yun. So, sir, how long this farm been operating? We started this one, sir. Nag-start kami yung construction, sir, mga mid of 2018. Tapos okay. Supposed to be yung first na pa namin, yung first na shipment namin from Australia. Kasi ang plano namin dito, sir, is fattening sana. Uh-huh. Okay, ang plano namin dito is fattening. Say for example, fastening, you buy... Fattening, what does that mean? Fattening. Finishing. Oh, okay. Fattening and finishing. Kung tutusin... Ma'am, yan po kasi yung talagang quarantine area. Yeah, yeah. Okay, kasi yan, nandiyan yung mga dito, kapag one of the advantage kasi pag nasa feedlot po sila, control mo yung pagkain nila, di ba? So, they can go to the range, ganyan. Kaso nga lang kasi pag summer time at wala na silang makain na ganyan. And this one, mabibigyan mo sila ng complete food. Ngayon, ganyan kami magkakain. Kasi nakikita po, you're walking with a beer book. Ganyan. Salamat po, Sir Charles, for a good information that we learned from you. Oh, thank you very much. You know, this is amazing that, you know, we have like this, as I said. So, sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa panonood nyo. At ito po si Sir Charles, siya po ang in-charge ng farm dito sa Aurora Premier Cattle Incorporated, owned by Sir Richard Tan. Yes. So, you follow this, YouTube para makita nyo po ang aking paglalakbay po dito sa aming bayan ng Aurora. And I am so grateful and happy that, you were able to show us the nice farm here in Aurora. And you learn a lot from you. All right. Thank you're you, sir. Welcome, all right. Kahit busy po kayo at nagawa niyo po kami ng ano. So, although strict nga sa kabila, kasi nga we have to follow the protocol. So, again, maraming salamat, sir. Okay, God bless you po. Come and let's work on improving our cattle breed in
The Philippines, right? Yeah, the Philippines. So and let's feed the world. Yeah, that's there you go. That's a good word. All right, thank you po. Please subscribe, share, like my YouTube channel, Uncle Ito Vlog. See you again. Bye-bye you. Thank you so much, Uncle Ito.